Alright guys, no? So for today's episode, we will be featuring this beautiful Toyota Supra GR. It's a 2019 or 2020 model, I'm not sure. Pero ito, medyo, as you can see, pinabusog na ni Boss Richard. Sinaksakan niya na ng maraming aftermarket parts. And kudos to the owner, talagang ginagastosan niya. Marami pa raw parts na parating na aftermarket parts. Ikakabit na lang ni Boss Richard. So, ayun, let's discuss, let's dive in a little bit more about this car. Let's talk to Boss Richard and pag-usapan natin, mag-focus tayo sa mga add-ons na mga ginawa niya or yung mga aftermarket parts na nilagay niya. So, stay tuned. Boss Richard version 2. Oh, ayan. So for you guys, magandang kotse feature natin ngayon. Ang pagbabalik ng Toyota Supra. Supra, GR so last, Supra. Last production, 4th generation. This is the 5th generation kasi. Oh. 2001 or 2002. Mm. Tapos ilang pagitan, 2019. Mm. So pinagantay tayo ng matagal ni Toyota. Medyo. So they came back with a bang, with a little bit of twist. Collab, alam naman lahat to. Collab between BMW and Toyota. But you were explaining a while ago, ano pala siya, si Toyota may share pala sa BMW. Laki share niya sa Toyota, sa BMW. Oh, so that's one of the reasons then, but sa factory ng BMW ginawa to, is because they share the same format ng BMW Z4. In fact, if you look at it, lalo na sa gilid, sinasabi ko, Z4 is. Z4 na Z4. Pati talaga, interior, balubela. Yung lalo na yung interior, lahat ng loob, talagang BMW, even yung chime. Oh. Pag binuksan mo, BMW na BMW. Pati susi. Ha? Pati susi. Yes, lahat talaga, BMW siya. So kung ikaw kasi, kino-compare ko sa previous generation, yun talaga yung gusto ko. Pero di sila binigyan ng magandang busina ng BMW. Yung ano? Busina. Ito binigyan? Busina mo. Parang hindi gusto kanila. Under ba? Oo, busina. Ayun ba, downside guys. Hindi, supot yung busina. Oo, oh, pinipid sila ng BM sa busina. Oo, yeah, supot mo't ganun. Naratan ako. I wasn't expecting that, but yun, the one of the downside din, yung supot na busina pala. Well, anyway, yun nga, same assembly line, back in Germany, Z4, Supra, isa lang pinaglabasan yan. But anyway, it's a Toyota Supra. So personally ako, gusto ko naman siya. Lalo na yung gusto ko yung front end and yung back end. Gustong-gusto ko yung headlight tsaka yung vents dito sa harap. Parang jet fighter, parang jet plane. Bogey. Tapos yung likod, gustong-gusto ko rin yung teardrop na taillights na ginawa nila. Super ang layo na dun sa previous generation. But talaga ako, sa Supra line, my favorite would be the 4th generation. Yung sa Fast and the Furious. Kasi yung lapad talaga. Lapad talaga. Tapos yung 2JZ na engine. Ito halos same naman yung engine, 3-liter inline 6, tapos twin turbo rin siya, di ba? Twin turbo. So, ano yun, they paid tribute to the previous engine. So anyway, focus tayo Sir Richard sa mga kinabit mo dahil sobrang daming nilagay. Medyo marami. Hindi na siya stock. Bale, dinala siya dito stock. Dinala siya dito stock, pero yung nakarap ata siya. Nakarap na siya ng yellow. Yellow siya. Ang original color niya is black. Black talaga. Tama. So ako talagang mas gusto ko yung yellow. Pinag-uusapan namin kanina, bagay na bagay sa two-door ang yellow. Kita-kita mo yung body line. No? Kaya nga, lumalabas yung body line. Kita mo yung mga vents, yung mga kits. Yeah, so sa owner, good job sa pinarap niya ng yellow. So dumating ng nakarap. So ano ba unang ginawa mo dito?
Una, mugs. Okay, mugs. Ano ba yung mugs natin? Race? Oo, book race na mugs. Pero na size 19. Yun nga, 19. Yun nga, medyo nabibitin ako ng konti. Medyo bitin, no? Medyo bitin siya. Pero magpapalit naman kami ng mas makapal na goma at mas malapad. Wider, oh. Para sumikip lang. Tsaka, oh, Toyo 888Rs. Akala ko, sir, mahirap hanapin yung Toyo meron, tires. Meron. Meron, may nakuha yun. Oh, meron na. Meron na, parating na bukas. Yun. Ayun, bukas daw, darating. Toyo tires, medyo alam ko, mahirap kasi hanapin yun. So, sila Streamline, may contact naman na yan. So, they're able to get. Gaano katagal na inantay yung Toyo tires? 1 week lang. 1 week lang? Mm. From Japan. No. Oh, from Japan. So, apat, syempre, yun. Lalakakabitan ng Toyo tires. Tapos, medyo mataas pa siya. Stock pa, stock height pa. So, may balak ba kayong ibaba? Tingnan natin. Tingnan natin sa hindi owner. Pa sigurado sa kasi owner. Bahay niya, mataas yung garahe. Sobrang taas. Oh. Baka matanggal yung body kit natin. Airsus. Hindi para open siya sa idea. Para ayaw. Hindi. Oh. Kasi guys, yun nga, pag airsus, medyo sensitive yan. Dahil may maintenance kasama eh. So, anyway, yung mugs, kayo na yung nagpalit pala. Oo, oh, nagpalit tayo ng mugs. Magkano naalala mo how much yung mugs na ganyan? Para just in case gusto nila. Parang almost 200. Almost 200 din. Tapos yung AMG na body kit, carbon lang. Body kit, meaning chin. Front. Hindi, chin. Ato. Chin, side carbon. Skirts, rear diffuser. Ayun, isang buo yun. Isang set. Ano pangalan? Aim gain. Aim gain. Aim gain. Bale, spoiler, tapos wing. Oo. Yun. Tapos isang set lahat isang yun. Isang set, isang set. So, isang package na dumating dito? Isang dumating siya. Gano'ng katagal in order yun? Mga 1 month yun. Okay lang. Late order. US? China? China. 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 Pero brand naman yan, China. Pero branded na siya. Oo. Oo. Bale, factory nila, US. Kayo rin ang exclusive distributor nun? O hindi? Ay, hindi. Nakakuha lang kayo. Nakakuha lang kami. As intake. Oo. Ay, yung intake nga kanina, yung wala was shooting. Ganda ng ano, guys. Talaga ngayon, yung forged carbon, yun ang umuuso ngayon. Talagang tayo, nag-level up. Dati, carbon-carbon lang. Ba't ngayon, may mga lumalabas. Saka mula na nagpalit kami ng intake, narinig mo na yung turbo spool pag ginahataw mo siya. Mas sumaano na. Oo, mas rinig mo na. Oo. So, yun ang nakakatuwa lang, guys, no? Even though ito, bagong release, 2019, ang dami ng after supermarket na sobra. Na parts. Sobra. Yung finisher namin nisan, nagkalap din ng aftermarket, itong Mustang, lalo. Grabe rin ang lalo na yung, ang dami mong pwedeng palitan. So, yan ang specialty niya. Pwede niya kayong lagyan ng mga aftermarket parts, pabusugin, pagwapuhin yung kotse. Just like what he did dito. So, yung sa body kit niya, like 1 month, magkano inabot yung body kit, roughly? Body kit. 100K lahat yan? Kasama yung... Kasama shipping, almost 200. Ah, talaga? Mahal din talaga? Mahal ang shipping kasi, eh. Actually, mahal ang shipping. Kahit mura lang ang mga parts eh. Mahal papunta dito sa atin eh. Oh, air ba? Air. Air siya. Para mabilis. Oo. Ayun, pero kung meron ka naman itong kotse, I'm sure magpambili ka naman. Tapos, eh. Frequency intelligent na exhaust. Full exhaust, mula turbo. Ah, yung exhaust niya. Na, yan, oo nga. Kompleto. Maganda yung, pero muffler pa siya. Muffler pa siya. Tapos may cuts pa. Hindi pa buto yung cuts. Meron siyang cuts. Bali, meron siyang sports cut. Wow. Nagpalit kami ng cut, ng catalytic. Pinalitan nyo? Tinagal namin yung stock. Nagpalit kami ng sports cut. Ah, nagpalit din. Ah, meron palang nabibiling sports meron, cut. Meron. Saan din galing yun? Doon din. Ah, doon din. Intelligence din. Ang galing ah. So, isang order na lang pala talaga. Tapos ano rin siya? Pero ano ba yun? Talagang matagal yun ang supplier. Nag-order na kayo before. Meron talaga kami mga supplier. Ang galing ano? Tapos ano rin siya? Active exhaust. Pwedeng tahimik. Oh, pwede tahimik. Pag nilagay push up ang button. Magbubukas. So kaya nga eh, pinapa, ano namin kanina, binubomba namin kanina, may pumps and banks kasi, Nakatune. Pinatune na rin nila to. Pinatune na rin natin yung Speedworks. Pati yung engine niya, is hindi na stock yan, pinatune ganito, Speedworks. Speedworks. Yung sikat na Speedworks, kaibigan din naman ni Boss Richard yun. So probably ito, bumubuga na ng 400 plus. 465? 65, bantas na nilang eh. The wheels. So, kaya magpapalit kami ng Toyo 888. Kailangan. Kasi, after namin tune, so syempre road test ha. Hindi kaya. Ano, ng super sport. Pero hindi rear kaya. Wheel naman to, di ba? Oo, rear wheel. Hindi kaya. Hindi pero kaya Michelin na yan, ha? Wala, hindi kaya. Grabe, so... Wheel spin lang siya. Ayun, another tip for you guys, if you're planning to add additional horsepower, dyno, blah, blah, kailangan nyong i-check yung tires nyo kasi nga for safety na rin. Oo. Lalo na kung nagtatrack. Kung nagtatrack kayo, alam nyo naman na yun. Oo. So, that's one of the reasons din. Oo. So, may effect talaga. Oo. Grabe. Ayun. Malayo. Malayo talaga. Tapos, nais namin yung preno. Well, ayan. Nagyan ng GR badge. Yeah. Ina-explain niya, ito red. Red na ba ito before? Hindi. Red na before? Red na wala, before. Blanco lang. Ang ganda nung ginawa nila. Actually, akala ko nga stock eh. So, nilagyan nila ng GR sticker. Kasi GR naman siya. So, parang Brembo style.
Pumutok yung GR, kita, sa labas. Front and rear. Oo. So sa labas, yun ang ginawa nila Boss Richard. Tapos gusto ko rin talaga yung wing niya. Pero naka-bolt-on siya. Binutasan ba to? Paano kinabit to, Boss Richard? Butas, baril. Well, yung hatch nung Supra, plastic. Oh, plastic. Plastic. Buti hindi nag-crack. Hindi. Basag. Oo. Kaya yan. So yun guys, ingat din sa mga shop kasi baka mabasag nila, lalo na pag may drilling na involved. Ito pala, dinrill niya yung likod. Tapos, so, ano bang ginawa? Nagpalit kami ng emblem. Oo, oh, napansin ko, may sticker pa nga kanina to, inalis ko eh. Nasira kasi yung emblem. Ah, nasira. Nung nirap, hindi ko alam kung sino nag-rap. Ano na damage din? Nasira nila yun, yung bilaklas nila. Ito, galing kasa na. Kasa. Tapos, nung dinala to dito na owner, hindi mabuksan yung passenger door. Oo, oh, nasira rin nung nag-rap. So, yun lang. So, ginawa pa namin. Ah, talaga? Hindi naglalak. Hindi naglalak, hindi na bubuksan. Ginawa namin. Hindi, kaya guys, if pupunta kayo sa mga shop na mapapakalikutin nyo, just make sure yung mga expert talaga. Para ito nga, yung experience ng owner na to, medyo yung nag-wrap, may nasira ng konti. Door, yung emblem. So, kaya dapat medyo sa expert tayo pumunta para maalagaan. So sa labas, yun lang ang ginawa natin, no? Yung skirts, spoiler, oo, lahat. Tapos sa loob? Sa loob, wala. Wala. Yung steering wheel? Ah, oo, carbon, forged wheel. Carbon steering wheel. Forged carbon natin na steering wheel. Kasi yung steering wheel niya, parang Ferrari style. Uso ngayon yan eh. Oo, may... Meron na rin pala light. Na Supra. Meron. May shift light. Oo, shift light. Ang meron ganda. Meron display. Actually, astig talaga. Mm. At pati yung head-up display, hindi stock yun. Ah, stock yun. Stock to. Ganda nga nandito eh. Pero may display din sa ano, sa manubela. Meron ako dito, meron din kasama. So isang buong assembly to, binili. Saan naman in order to? China rin siya. Lahat China. Naman yan, China. Galing ano? Ito, naalala mo kung magkano yung presyo nito? Hindi ko maalala. Actually, kakakabit nga lang namin yan. Hindi ko pa nakikita yung... Yung luma. Oo, oh, hindi pa eh. Oo, ito, ang ganda. Kakabit lang, lang yan. Big Apple difference kasi forged carbon din siya. Tapos yung my lights nga, it adds to the thrill. Lalo na pag tinatrack mo siya. So basically, yun lang ginalaw natin sa loob, do. Wala na oh, yun lang. So that's it. So, I'm very happy na na-feature natin to ngayon. Kasi actually, matagal na namin gusto i-feature to eh. In and out ng shop. Hindi namin matimingan. So, sakto, andito siya kasi anong gagawin mo ba dito ngayon? Tapos na, yun nga, yung steering wheel. Steering wheel, ganabit. Tapos yung badge. Tapos yung mga mechanism sa power. Ay, inayos nyo. Oh, inayos na namin. Then, yung gulong na darating bukas, kakabit nila. Tapos na siya. Tapos isa pa pala, yung nasira na nag-wrap. Tumatagas yung likod. Yung hatch. Tumatagas dati, pumapasok yung tubig. Yung ano? Dito. Pumapasok yung tubig dito dati. Same. Ayos na lang. Yun lang. Yun lang. Medyo masaklap guys. Oh, pero ngayon okay na siya. Kaya nga, parang kung ako yung owner nun, I feel sorry for the owner. Lalo na yung tulo. Hassle yun. Tapos bago pa naman. 100% na siya. Kaya nga eh. Tapos ganito ka-presko yung loob. Matutuluan lang. So buti na ayos. Nice na. Okay na kasi ngayon. Si Streamline, nag-aayos din naman yan. Again, they do basic PMS, tapos yung mga small mechanical faults or errors, kaya naman nila ayusin. But, ngayon, talagang gusto namin i-feature yung mga nilagay naming add-ons nila dito sa kotse. Kasi ito yung isang pinagkakagulo yung sakyan ngayon. Oo. Kasi, it's 5 million? Mga ganon. 5 million. So, parang kapresyo siya ng GTR. Medyo. GTR o Supra? GTR ako. GTR ako, tough choice for me. Tough choice for me kasi talagang Toyota lover ako eh. Pero I see the BMW side kasi dito. So siguro ako rin GTR din kukunin ko. But kung hindi pa kayo handa mag Porsche, mag Ferrari, diba? This is the car for you. Kasi actually I was telling them a while ago din, maganda yung performance sa truck. At saka ang dali niya i-drive. Yun nga. Malayo sa GTR. Kasi nga, maliit siya. Tapos yung horsepower, tapos responsive yung steering niya. Ang dali niya isingit. Ayun. Kasi nabasa ko rin yun eh. I was reading a bit. Talagang sa cornering daw, sobrang tight yan. Sobrang responsive. So kaya people buy it. Dahil yung mga lalo na yung mga nagtatruck. Dahil magandang performance car. Kahit sa street, ang dali niya pasingit. Diba? Oh, masarap. Okay. So yun. So yun, if you're considering of a sports car, tapos yun yung budget nyo, GTR, ito, lower, Ford Mustang, Camaro, di ba? Yan yung mga kalaban yan eh. So, that's the vlog for today. Hope you enjoy it. So, many more cars to come. Thank you, Boss Richard. Rack it up, I got a bill of the bank to make me a safe house. Shake it up, she got her hands on her knees and she bringing the cake out. Smoke it up, I got some gas.